happy ka tinder ako dyan na nanonood sa akin na walang sawa. Diba? Mga kapwa tindera at tindero ko na sinusubaybayan yung aking mga vlogs. Hello po sa inyo. Have a blessed day po sa ating lahat. Lalo na, eto, may share ako sa inyo, no? Alam kong, ano ba, marami, halos lahat, nakakaranas ng ganito. Yung stress ng iba, ibibigay sa'yo. Okay? May clue na kayo doon. Okay? Kung ano yung topic na yon, ayun ay ang utak! utang. Ayan. So, meron akong ano ba? Paano ko ba sisimulan? Sige, papakita ko na lang muna sa inyo yung messenger, yung message namin. Sa messenger, ayan, in-screenshot ko siya, tapos, ayan, basa-basahin nyo muna. Mag-ano muna kayo, mag-alapakit book na kwento muna tayo, no? Tapos, i-explain ko sa inyo kung ano yung nangyari pagkatapos ng lahat ng yon. And then, kung ano yung lesson na mapupulot natin sa mga ganitong sitwasyon bilang tayong mga tindero na hindi naman kalakihan ng ating pera dahil pera ng tindahan yun, hindi ng atin. Meron tayong kakarampot o tawag natin kurot-kurot na pera din na sa ating tindahan. Syempre, nagtitinda tayo para makaipon din. Ayan. So, eto muna ang inyong panoorin, guys. Eto ang pinamagatang best. Asan ka nung sinisingil ka na? Yun telenovela nating shiner ko sa inyo, no? Alam niyo yun, papaisip ka na talaga eh. Nagmagandang loob ka na. Ikaw pa yung nasisi. Ikaw pa yung mali. Diba? Nangailangan siya. Well, yung taong yun pare, kukwento ko na lang sa inyo yung personal niya. Personal data niya. No? So, classmate ko siya nung high school, elementary. Tapos, hanggang elementary grade 5 hanggang grade 6. Yan, classmate ko siya. And then, high school, schoolmate. Tapos, inaano niya ako na best friend kami. Pero ako hindi. Dahil alam ko yung pag-uugali niya at ayoko ng ganun. Hindi kasi ako ganun na tao na hindi naman balahura, no? Pero siya ganun. Siya yung taong di marunong mahiya noong paman. Yun. Ayun, tapos hanggang nagkahiwalay na, lanang-landa, syempre kanya-kanyang buhay-buhay na.
And then friends kami sa Facebook. Yan. Hindi naman kami nagkakamustahan. Never ever. No? Hindi kami nag-chat. Yung chat, tawag dito. Nagkaka-chat ng normal. Basta ang ano namin, ang communication namin or ang attract namin sa isa't isa, ako kilala ko siya. Pero ako, tinatawag niya kasi ako best. Na hindi ko ina-accept sa sarili ko na best friend ko siya. Ayun. Ngayon, ito na nga, gabi yun na kumakain kami ni Habil sa lugawan, tapos nag-chat siya sa akin, na ganun nga, una 300 muna, so kung kaya daw is 500. Nagdahilan pa nga ako kasi baka mamaya kasi malaking pera. So sabi ko, alam mo naman sa tindahan, 'di ba, hindi natin pwedeng ipahiram yung ating puhunan. Ibili na lang natin ng panindayan kaysa ipahiram natin yung ating puhunan, 'di ba? At least alam mong talagang maibabalik sa iyo. Pero itong case kasi, yun nga, nagdahilan ako na marami. Totoo naman din talaga, no, na marami akong babayaran ganitong pag tuwing papasok ng buwan. Marami tayong andyan yung hakot day, andyan yung mga market day, andyan yung mga ahente natin na dumadating. Ayan. So, sabi ko, wala akong malaking pera. Kung malaking pera, hindi. Hindi naman daw. 300 lang. So, 300 orange ba? Wait. So, yun na nga. So, 300. Sige, okay. Akala ko kasi malaking pera. Sige, nag-thumbs up ako sa kanya. Tapos, nag-chat pa siya na kung kaya daw 500. O, sige na, 500. O, nasa isip ko na, sige na, 500. Sige, pinging number. Ayan, sinend ko na yung 500. Kesyo ganito daw sa 16. Una pa nga sabi niya 11. Tapos, September 11. Tapos ngayon is September 16 na daw. And then before nga mag September 16, may chat pa siya na tagdagan daw, no, para 1K na daw. So ako, hindi na. Nag-isip na ako, syempre. Hindi, magkalayo ang bahay natin eh. Payatas kami, siya ano, Paltok, San Francisco del Monte. Siya, yan. So ako, nag-isip ako, hindi na, hanggang doon ka lang. Diba kasi medyo mahirap yun, no? Kasi kung hindi mo man sa akin maibalik yan, at least 500 lang yung nawala sa akin, hindi yung pagkatao ko. Hindi ko nasira yung pagkatao ko. Parang ganda, syempre nasa atin na yun eh. I-advance mo na yung think mo eh. Diba? Advance thinker ka dapat kung anong pwedeng mangyari. So, kung sa 500 na yun, maibibigay niya agad yung pinangako niyang day, diba? Okay, yun. Ibig sabihin, tumutupad siya sa usapan, tumutupad siya sa kanyang pinangako. Pero kung hindi ko pa siya kasi siya nasusubukan, kaya hindi ko muna syempre pinahiram ng mas malaki. Yun. Isa na ito. So, yun ang nangyari hanggang ngayon. Is wala pa rin. Nag-update daw, sabi ko sa kanya, update man lang, 'di ba? Kasi sabi niya magpapa-cash in lang daw siya. Ha? So Lina. Alam mo 'yun, pinopositibo mo na lang yung isip mo sa mga ganung tao kasi hindi tayo ang nawalan. 'Di ba? Mahirap makipag-usap sa mga ganung tao. Marami na akong ganyan. Alam nyo ba, 5,000 ko hanggang ngayon hindi ko nakuha dahil binayaran ako ng talang buhay niya, ng mga pasakit niya sa buhay. Pero tingnan mo naman, tapos yung conversation namin, kung makikita nyo nun, ako pa yung masama, hindi daw ako nakakaintindi, ganyan-ganyan. Okay. Sa sitwasyon na mga ganyan, naiintindihan natin sila, 'di ba? Tayo medyo nakakaluwag-luwag, tapos sila nangangailangan. Okay, bigay tayo, 'di ba? Pero kapag ganito nang singilan talaga ang
singilan serye na. Ayan na. So, sa vlog na to, hindi ako magbumura. Bawal ang pagmumura. Pagbumura ka na lang sa mga ano, alam mong kaewan-ewan. So, ito naman, ayan, lesson lang talaga yan, no? So, marami na akong na-encounter na mga ganyan. Kaya nga, kumonti ang aking kaibigan, mga hindi ko napahiram, mga, yan, katulad niyan, yung mga binabayaran ako ng talambuhay nila, hanggang binlock po na nga lang sila, di ba? Marami akong kaibigan na nawala. Pero, eto ako, kahit wala sila, kumakain ako 5 beses sa isang araw. 5 beses! Hindi ako ganun kahirap. Okay? Oo, napapagod tayo, pero hindi tayo ganun nagigipit. Diba? Kasi kontento naman tayo eh. Kontento naman tayo kung anong meron tayo. Ganun lang. And then, ayan nga. Kaya, maging lesson yan sa mga best-best. Kaya ayoko yan eh. Mars, best. Mga ganyan. Alam mo na yan. Pag nag-chat, Mars. Oh, why lang ako, why? O kapag ano na, pasensya, kasi ganito, ganyan. Magdadahilan din ako, syempre. Kasi nga, kung tutuusin talaga, ayoko magpahiram ng pera sa kaibigan. Ang isang rason ko, yan, yung pinakarason ko is, ayoko masira yung pagkakaibigan namin. Or, masira siya sa akin. Kasi ako, ano ba, pag may nagawa ka na sa akin na hindi maganda, ekis ka na talaga. Hindi ako nanghihinayang mawalan ng taong nakapaligid sa akin. Ganun akong tao. Ma-pride, oo. Ganyan. Kung patatawarin, pero never ever na yung makikipag-usap ako sa'yo, na ganun pa rin. Ayun. No? Kaya, ako talaga din, guys, thankful na rin ako na buong buhay ko hanggang ngayon is wala ako ni sino man na pinagkautangan. Nagkautang ako sa tita ko pero binayaran ko yon. Kasi ayoko nga ng ganitong magiging sitwasyon na makikita kayo, alam mo may atraso pa. Alam mo yung parang may ma-pride ako eh, pero ayoko yung ganun nga. No, may magkakasalubong kayo, magkikita kayo, tapos sa hi, hello, parang walang nangyari, pero deep inside sa'yo, ano ka nun, guilty ka, dahil alam mo meron kang atraso. So, ayoko mangyari sa akin nun. Kaya alam mo, thankful talaga ako na wala akong pinagkautangan, no, ng pera, kahit sa mga close na kaibigan, wala. Yun lang yung pasasalamat ko talaga. Naging kontento naman ako kung anong meron lang ako. Kung dati-rati, halos, kung cellphone ko nga, tawag dito, bumibili ako second hand sa mga tambay-tambay dyan, 700, 500. Pero ngayon, hindi ko lang ma-share sa inyo na nakabili ako ng another cellphone ko. Pakita ako lang. No, hindi ko naman sa pinagyayabang, guys. Ayan. Vivo pa rin to. Ayan, pinapadod ko yung sarili ko. sa ibang account. Ayan. Vivo pa rin yan. Kasi, ayan, next, ano ko na yung, ano, tumatalon-talon na naman yung kwento natin. So, yun nga, yun. Ang ating lesson, no? Sa mga taong ganun. So, tama na ang best, tama na ang Mars. Kasi ingatan natin kung ano yung pinagpapagura natin. Lahat tayo is alipin sa pera, mukhang pera. Kasi nga lang, araw-araw tayo bumabangon, kumakayod, nagpapapago dahil sa pera. Dahil kailangan talaga natin. Pero huwag natin hayaang sirain ang ating sarili sa halaga. Lalo na maliit na halaga. Huwag na huwag. So, tayo mga tindero, alam natin meron sa atin, no, mga ilan-ilan na nagkakautang.
Bombay man yan o ano, wala namang masama doon. At unless nababayaran mo naman siya, 'di ba? Masarap kaya sa ano, buhay, mamuhay ng araw-araw na nakakabayad tayo ng utang. At least yung stress natin sa pinaghiraman natin, naiiwasan ni. Kumbaga, nagtutulungan kayo eh. 'Di ba? Ako nilapitan mo. Kumbaga, ako may utang, stress ako. Nai-stress ako kasi wala akong pera, kailangan ko, 'di ba? Ngayon lalapit ka dun sa taong nananahimik. Ngayon, tong nananahimik is nagmagandang loob sa'yo kasi alam niya nai-stress ka eh. Stress ka dahil alam niya may pangangailangan ka. So, nawala yung stress nung nangungutang kasi pinautang. Ngayon, wag mo naman bigyan ng yung stress mo noon, ibibigay mo dun sa inutangan mo. Wag naman ganun, di ba? Wag tayong maling-mali yung ganun. Yung pinawala niya yung stress mo, tapos siya ang bibigyan mo ng stress dahil sa paniningil niya sa'yo na hindi mo nababayaran ang iyong inutang, no? Kasi lahat tayo kailangan talaga ng pera. Kung mayaman lang tayo, why not? Kung sobrang-sobrang ating pera, why not? Mag-charity-charity na tayo, di ba? Ganun lang. Sa akin, kung hindi man niya mabayaran yung 500 na yon, okay, ibigay na natin, no? Ano ba, hindi ko na siya susuyuin kailanman or wala na, tapos na, ending na yon, kakilala ko na lang siya. Ganun na lang, siguro. Kung siya walang 500, tayo marami tayong 500. Yabang eh, no? Marami tayong 500 kasi mga binabayad ng mga customers, diba? Marami tayong 500. At least tayo, tumulong lang naman tayo sa nangailangan. Yun. So, habang ini-edit ko to pala, guys, ayan, kasi baka may mga mag-bash sa akin na nag-post ako, no? Nag-post ako sa page niya, bakong ano-ano yung sinabi ko doon. Hindi po. Well, binura niya na kasi yung pinost ko sa wall niya. Kasi, ang dahilan ko noon bakit ako nag-post sa wall niya is para mapansin niya ako. Kasi, nakita niyo naman, ilang days akong naghintay, 16, 17, 18, 19, anong pecha na ngayon? 20 na, no? Hindi pa tayo nababayaran. Kaya, ang ginawa ko, hindi niya ako pinapansin sa chat, so, napapansin ako sa wall niya. Ang sabi ko lang doon, wala akong, hindi magandang sinabi. Ang sabi ko lang doon is, ano pa lang tawag dito? Hindi ko na matandaan to. Kaya sinabi ko doon, Janice, baka pwede mo nang bayaran yung inutang mo sa akin. Kasi, nakita ko sa wall niya, one day ago, nag-post siya ng looking for 32 inches. Kaya nag-comment ako doon. Sabi ko, baka pwede mo munang bayaran yung inutang mo sa akin. So, wala akong keme-keme na sinabi na ikasisira niya. Ang sabi ko lang, naniningil lang ako. Yun lang. Kasi ayaw niya pansinin sa private chat namin eh. Hindi, nagpapansin ako sa wall niya. Siguro marami na, syempre marami makakabasa, no? Ayun, doon siya nag-ano sa akin, nag-update sa akin. Agad-agad, tulog pa ako, tunog na ng tunog yung cellphone ko. Yung pala, marami na siyang chat sa akin. So, yun nga yung conversation namin. Hindi ko kasalanan na makapag-post ako sa wall niya. Kasi kung ina-update niya ako, kinakausap niya ako, chinachat niya ako, hindi ako magpo-post sa wall niya. So wala akong sinabing below the belt, no, para ikagalit niya talaga ng husto sa akin. Para masabi niya kung masama na ugali ko. Naningil lang po ako. So, yan, mahaba-haba na yung ating kwentuhan, no? Yan. Ingatan ang ating pinagpaguran. Yan. Kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, malalapit na, ayan, malalapit sa'yo. Ayan, basta ingatan mo lang. Okay lang magpahiram, pero maging wise ka din.
pag magpapaabuso, diba? Kumbaga, sabi nga nila, oo, tumutulong ka, binibless ka, pero hindi rin. Binibless ka dahil may ginagawa ka. Binibless ka kasi nagpapagod ka. Okay? Ganon ang realization ng ating buhay. Sabi, kaya mo na marami ka naman blessing, ganyan-ganyan. Hindi darating ang blessing kung hindi ka kikilos. Ikaw ba, hihiga ka, may blessing agad na nandyan. Diba? Hindi yun ganon. Kailangan? 30%. 90%. May kilos. Okay, so yun lang guys, ang aking chika-chika for today. Ayan, chismis-chismis muna tayo. So yun lang guys, thank you for watching. Keep safe everyone and God bless you all. Bye!